nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na mabisita ang bahay ng international singing sensation na si Charisse sa Tagaytay. Sulyapan natin ito sa chika ni Nelson Canlas. Elegante ang tahanan ni Charisse, pero very homey ang pakiramdam dito. Red ang motif ng mga gamit sa ibaba, mula sa living room, sa dining area. Lahat daw personal nilang pinili. Surprise Mother's Day gift niya raw ito sa kanyang inang si Raquel nung isang taon. Bata pa lang daw siya, parati niyang sinasabi na ibibili niya ng isang magarang bahay ang ina kapag yumaman sila. No, susi po muna binigay ko. Tapos po, ano sa niya, ano daw yun? So, tapos po, so nagpunta po kami dito. Tapos, ayun, umiyak siya. Sa itaas, ipinakita ni Charisse ang pinakapaborito niyang lugar, ang den kung saan may entertainment system at may mini billiards. Malayong malayo na raw ito sa kanyang tahanan nung nagsisimula pa lang siya. Ano pa eh, may mga time na talaga nangihiram pa kami ng mga gamit. Pinapahiram po kami ng mga kapitbahay, ganyan. Tapos nakaipon lang po kami ng appliances noon nung sumali ako ng mga singing contest. Paisa-isa? Paisa-isa po yun. Mm-hmm. So parang naka-plan yun lahat sa amin. Sige, next na bibili natin TV. Ganun. Mm-hmm. So far. Ipinakita rin ni Charisse ang kanyang kwarto, pati na ang koleksyon ng mga damit at sapatos at gadget. Halos kontento na raw si Charisse sa kanyang mga naipundar. Simpleng tao lang daw siya at hindi naghahangad ng masigit pa. Ang importante raw, masisiguro na niya sa kanyang sarili na mayroong isang lugar na paborito niyang uwian sa gitna ng kanyang paglilibot sa buong mundo dahil sa trabaho. Pero eto too much na sa amin to. Okay na po sa amin. Not too much. Mula rito sa Tagaytay City, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Makakasama naman natin ngayon si Charisse live via hologram effect. Hi Charisse! Hello po! Hello, Charisse! Congratulations muna po. Ha, sa pagkanta mo ng ating national anthem nung inauguration ni President Noynoy. Ano masasabi mo, Charisse, na according to the National Historical Commission of the Philippines, eh, pasado daw ang rendition mo ng ating national anthem? Actually po, hindi ko po talaga ina-expect po yun kasi po, sobrang nanginginig po ako that time nung nasa stage po ako. As in, yung tuhod ko po talagang nanginginig. Pero sobrang happy ako na kahit paano po, si Sir Ryan Cayabia po talaga nakatulong po talaga sa akin po. Siya po yung talagang nagturo po sa akin. Congratulations, ha? Mahirap pa kumuha ng passing marks dyan sa National Historical Commission of the Philippines. Pero ito pang isa, hit na hit ang programang Glee. Ang tanong ng marami, paano ka ba nag-audition para sa show na yan? Actually po kasi hindi ko po pwede talagang ikwento yung exactly na nangyari po talaga sa audition. Pero sobrang pressure po talaga. Kasi syempre, yung mga itsura po nila medyo seryoso. Pero syempre po, kumanta po ako. And medyo nag-acting po ng konti. Pero never po ako nag-expect talaga na makakasama po ako. Pero yun po, natanggap ko na po ng isang email po from them na yun nga po, kinongrats po nila ako. So talagang mahirap po. So kailan magsisimula ang taping mo? Magsistart na po ako this July 28 po. Pero kasi po each episode po, 9 days po yung shooting. And mga halos ano po eh, hindi naman po full season nandun po ako, pero talagang multiple times po lalabas po ako. Wow! So, less than a month na lang ang training mo para dito. Are you doing anything special? Sa ngayon po, nag-schedule na po yung manager ko sa States ng mga voice lessons po, acting lessons po. So, talagang magiging busy po talaga yung mga next few weeks ko po. Charisse, naisip mo na ba kung gaano kalaking break itong pagpasok mo sa Glee na hindi lang ito para sa'yo, pero para sa lahat ng mga Pilipino? Never ko po talagang in-expect na makakapasok po. Kasi po, nung lumabas po yung rumor nung umpisa po, talaga sabi ko po, parang ito na yung pinaka-the best na rumor na lumabas sa buong buhay ko. And kaya po, naisip po namin na bakit hindi po ako mag-audition, pero hindi po ako mag-expect. So, nung time na natanggap po ako sa audition, sobrang hindi po ako makapaniwala.
Good job, girl. Pero aside sa Glee, what else will you be busy with in the coming months? Magkakaroon po ako ng Asian radio tours po. Then meron po akong a-appearan na isa pa pong big show po sa States. Hindi ko pa po kasi pwedeng sabihin, medyo confidential pa po. Pero alam po natin lahat yung show, so abangan na lang po natin po. And of course, Glee po. Wow, another one! Congratulations in advance, Charisse! O ito, last na lamang. Thank hit na po. Hit kasi ang song mong Pyramid. Baka pwede ka naman magpasample ng karimpot. Opo. Pyramid, who built this on a solid rock? It feels just like it's health and such. Together at the top, like a pyramid. Galing! Siyang-syanga! Thank you po. Maraming salamat, Charisse, sa pagpaulak mo sa amin. Maraming salamat po, Tipia. Yes, ngayong gabi. And we look forward to seeing you in Glee. And girl, you make us all really proud. Thank you po, Tipia. Be down! At yan po, 6 minutes. Happy weekend, everyone. Ako po si Tia Guanyo.